nangako yung kapatid niya sa kanya and the sister will trust because you don't give up on family. Tayo naman, even though we were given this background, no, we can, let's alam ko hindi madaling makaalpas doon sa sisihan and all. But you know, even the second highest person in the country, naloko din siya eh. So ganun na siya, ganun na katakas ang kanyang ano, ang hindi naloko yung tatay niya, which is kapag talagang nakikita ko, nakakausap ko, parang nahihiya ako, may ganung feeling. So, 'di ba? So tayo, we can only, you know, feel it over and over again, but if we try to make sisi ourselves or other people, we can't find the solution eh. Ngayon, Senator Aimee is somehow cleansing her conscience by doing the right thing. Tayo naman, we can't commence or we can't, you know, build a hearing for everybody. So ako, I'm also doing my part. I'm doing my part creatively. I'm correcting my series with another series. I don't know how to cope up. Honestly, this is more than a heartbreak. This is really, you know, this is really a sad moment of my life. Na I've studied the Philippines, I've studied somewhere, I've achieved these things, my IQ is this high. Pero still, di ba? It's so, I don't know. I don't know. I'm never gonna trust, you know, a person who projects himself very mabait. You know, mabait people will only do you harm. Naku. Ang labas tuloy ngayon, parang may utang na loob pa yung ano. Ang may utang na loob pa kami? Oo, kayo ba may utang na loob kay Migs? Eh, kay Migs, kay Martin. Ayan. 10 minutes daw akyat si ano, si Direk. Akyat ka na, Direk, bago tayo mag-end live. Diba, napatotohanan lang din si Habi ko na gumagalaw talaga siya. And, ito diba, yung balita is, nag-ambition yan maging mayor dito. Huh. Sa amin. So. Hindi ko na makita. Pero may ano eh, may nag-send sa akin ng mga pictures nung ano, nung mga food packs na dumating sa Davao region. Ayun. Wag yan talaga sabihin na may pagmumukha nila ni Yeda yan. Just like before. Food packs? Really? Mm-hmm. Sabi ni Romy Ray, food packs lang daw, walang pampagawa ng mga nasirang bayad tulay. Buti pa si Lenny namimigay ng ano, no, ng dahon. Ng pawin. 157 million daw eh. Sabi niya, 157 million yung inalot na budget. Nakakaano pa nga yung report ng ano eh. Yung report ng Manila Bulletin, House Speaker Martin Romualdez endorsed on Thursday, February 1, the immediate release of, 150 million, 150 pala, in financial assistance to the victims of destructive floods in Davao region. So, how that 150 million is going to translate, hindi ko alam. So, financial assistance, hindi ko alam. Usually, pag financial assistance, magta-translate kasi yan to ayude, di ba? DSWD yan, madam. DSWD, ganun. Mm-hmm. Di ba? Ayun lang. Eto, balik tayo sa PI. Ito, kailangan talagang mag-release talaga ng statement dito si Migs na bakit siya yung tinuturo ng lahat. Hindi ba dinadeny niya na nung una? Di ba sabi dinadeny niya nung wala daw siyang hand because... Oo, nasa Amerika daw siya, ganyan. Di ba yes, ganyan yes. Siya? She denied it. Pero bakit ikaw yung tinuturo ng mga coordinator ng party list mo? Sumagot ka, Attorney Migs. Why? Because you're all doing this for your alleged ambition to run as mayor next year. Kasama yan sa overachievements na kiniklaim niya. Mm-hmm. Hi, Direk. Hi. Ano si Direk? Pax. So, ito, si Manang Aimee. Buti pa si Manang Aimee nakapunta dito. Yung kapatid niya. Wala man lang aerial inspection. Gamit yung chopper ng Malacanang. Ginamit. Pero ano, yung chopper ginamit pang ano, pampunta ng cold place sa Bulacan. Putang ina mo. Bumbong. Punyeta ka. Punyeta ka at pati ang asawa mong butod, punyeta din siya. Antaray ni... Kaya lang bakit, yung ginawa naman ni Direk Daryl, parang naman mas kamukha ni Sandro, charot. yung very watery performance. Oo. Daryl, kamusta na? Well, magre-release ng statement si Digong tomorrow, abangan nyo. Ay, talaga? Yeah, pero hindi I'm sad. Kasi hiwalayan kasi niyan ba to? Well, it's parang basta may something tapos sabihin lang ni Tatay Diggs, basta tanggalin mo na lang yung PI ganto ganyan. Basta ganun eh, which I do not approve, pero sino naman ako, 'di ba? So hintayin mo na lang. Parang makikipagbatina, parang ganun. Parang I don't know. Ah, talaga.
Kasi ano eh, tawag dito, I think above anything else, ang iniisip nila, stability, ganun. Parang he doesn't want a divided nation because of him. So parang makikipag ano siya, basta pa kumbaga parang, eh mukhang ano mo, ni... Alam mo sa gantong laban, talo talaga yung may konsensya eh. Oo. Correct, Daryl. Correct, correct. Alam mo yung Solomon na ano? Yung nag-aaway sa anak, sino yung totoong nanay, tapos yung nung sinabi ni Solomon na, Solomon nga ba yun? Yung, oh sige, hatiin yung bata. Tapos yung sabi ng isa, ay wag, sige, kanya na lang, huwag nyo lang saktan yung anak. Then binigay ni Solomon dun yung bata kasi sabi niya, ito yung totoong nanay. Diba? Yung may consent, yung merong ano. Pag may consent siya ka talaga, talo ka. Pero sana... So, ibig mo sabihin na parang meron tayong Solomonic problem ngayon. Kesa mahati, sige, hindi ko na lang ipupush. Para lang hindi I don't mahati. I don't know. But that's what I heard. Pero, alam paano ko ba sasabihin to? At least, Joey, the achievement of the week... I don't want to award everything to Senator Amy, but she played a huge part. Maybe the achievement of the week was to, you know, let everybody know that we are displeased, we are disappointed. Ngayon everybody's posting about it eh. That's why I'm making patol the tama nga kami ganyan so that it will flourish eh. So at least the nation knows na we are disappointed and all the disappointments they keep on coming, so at least it's a good start. Ako direct promise parang ano, until ma-end tong 6 years ni ano BBM, disappointed na ako. Wala na siyang gagawing matino. Lalo na ngayon po nakikita ko yung pagmumukha ng asawa niyang pakalat-karat sa TV o kaya sa social media. Nakakairita. Parang mahirapan siyang i-redeem yung pamilya. Oh. Bakit? Yung disappointment ng Pinoy... Sorry, direct go. In the first place, anong parang ano na siyang gagawin? Hindi siya ang gumagawa. Hindi siya. So, ano, you still... When you say those things, it gives me the notion na parang you don't know what's happening. He'll not do anything. Eh yun nga, direct kasi yung hindi niya paggawa, di ba yung hindi niya paggawa ng kahit ano, yun yung nakakasama ng loob. Kasi yung, we are banking on him. My God, we were just stupid. I'm sorry. You know, it took a while. I've been processing all of this. Alam mo yun naman, Joey, kung gaano kahirap para sa akin na aminin, no? But thank God, if you will view my wall, ni isang vote for Bongbong wala. Pero that's not an excuse. We helped him. Ayaw man tanggapin ng asawa niya o ng kahit sinong Poncho Pilatong nakapaligid sa kanya. What we did, Senator Amy and I, with our Lenlen series, helped a lot. So nasa ano ko yun? Nasa konsensya ko yun. Kayo naman, pinagtatanggol niyo siya sa TikTok and everything. Ang ano ko dyan... We carry it eh. We're as guilty. So, alam mo yon, kaya tayo ang mas galit eh. When they say, bakit? Ano bang ambag mo? Sa ganyan, ang putang inang yun, walang kamalay-malay yun sa ambag natin eh. Na, ang hirap ipagmalaki ng clout. Ang hirap ipagmalaki ng influence. Ang hirap ipagmalaki ng pagtatanggol, ng pagdi-defend, ng pagbibigay ng, ano, pagbibigay ng alibi, pagbibigay ng rason. Alam mo yon. Ako talaga, sobrang disgusted ako. I don't wanna use the term disappointed because I'm not expecting anything. Because if you are close to Senator Amy, more or less you have a grasp kung anong mangyayari. Sabi ko nga kay Senator eh, because your brother has the name, you have the brains, akala ni Senator, siguro, this, ako ano ko lang to ah, this is my own analysis, this is not Senator's words. Akala siguro ni Senator Amy, pakikinggan siya ng kapatid niya. Hindi niya alam, habang pumapasok na sa kampanya, nababakuran na siya eh. Nababakuran na yung isa. So ako, that's the biggest lie that Senator ever believed. So ako, ang ano ko na lang yan is to rally the people. Not in the streets, but to, you know, to make them, ano, I don't care. I don't get offended. I don't get hurt. When people say, oh ano, natanga ka, nabudol ka, and all. Kasi those people who were saying na nabudol ako and all, these are pinks. And nasan ba yung mga kakampi ni Lenny ngayon? Katabi na ni Bongbong. So parang mas nakakatawa sila for me, ah. Oo, matapos niyang mag-moral-moral, ano, di ba? Oo, di ba? Ano, so, yung pala, makikipagkantutan rin naman pala kayo sa sinusukan ninyo. Sila yung tunay na unitim. Exactly. So ako, parang hindi ako masyadong, ano, hindi ako masyadong...
hindi ako masyadong affected to that effect. Ang effect nito sa akin is, you know, seeing Inday in a very difficult position, seeing Senator Aime in a very difficult position, ako, na, if only I can share to you the death threats I receive, the all of this stress that I've been receiving for the past months, nako, ay sobrang pinagsisisihan ko talaga. Ngayon lang lumabas to sa bibig ko, pero right after ng second hearing ni Senator Aime, hearing Tingog, may pinangakuan pa yung PBA na 10,000 per member of the family in one house. God! Kapal na mo, ano? Grabe, sobra. Paano kung dabing sa'yo, anak, noon, edi 1 million, edi, 10,000, 100,000. 110. Kung 11 sila. Oo. Gosh. Saan galing yun, diba? So, ngayon, ang tao, nagko-connect the dots eh. Nisip nila yung loto, bakit ganun kadaming nananalo. But, alam mo, it's so obvious. And that's so disgusting. It's very obvious. Totoo. Ngayon lang, Dere, kasi kung wala namang gagawin si BBM at laging gay at magpapatuloy yan, eh, sa kanya pa rin yung kasi siya yung binotong presidente eh. Yeah, I know, the fault is his. But, you know, expecting something from him is really just adding insult. Eh. Let's not expect anything from him. He's not gonna move. He's not even, you know, sobrang nakaka... Sabi ko nga kay Senator, hindi ka ba nahihiya dun sa speech ng kapatid mo dun sa bagong Pilipinas rally? My God, speech ko na yun, grade 6 pa lang ako. Ano ba yan? Ano ba yan? Sobra. Sobra. Meron pang nag-chat dito na part of the blame si Senator Aime. You know what? We are all of you listening to this conversation. We are part of the blame. Si Senator Aime, you can't blame her kung nangako yung kapatid niya sa kanya and the sister will trust because you don't give up on family. Tayo naman, even though we were given this background, no? We can let's alam ko hindi madaling makaalpas dun sa sisihan and all. But you know, even the second highest person in the country, naloko din siya eh. So, ganun na siya, ganun nakataas ang kanyang ano ah. Ang hindi naloko yung tatay niya, which is kapag talagang nakikita ko, nakakausap ko, parang nahihiya ako, may ganung feeling. So, di ba? So, tayo, we can only, you know, feel it over and over again. But if we try to make sisi ourselves or other people, we can't find the solution eh. Ngayon, Senator Aime is somehow cleansing her conscience by doing the right thing. Tayo naman, we can't commence or we can't, you know, build a hearing for everybody. So ako, I'm also doing my part. I'm doing my part creatively. I'm correcting my series with another series. I don't know how to cope up. Honestly, this is more than a heartbreak. This is really, you know, this is really a sad moment of my life. Na I've studied the Philippines, I've studied somewhere, I've achieved these things, my IQ is this high, pero still, di ba? It's so, I don't know. I don't know. I'm never gonna trust, you know, a person who projects himself very mabait. You know, mabait people will only do you harm. Nako talaga sa atin. Ang ano kasi, parang ang yung sentiment ng iba, sinasabi nila, eto kasi yung problem, no? And, if you are doubtful kay Senator Aime, understandable. I think nagkakaroon tayo ng problema kapag yung kunwari yung ini-impose niyo na ay hindi kasi kailangan ano hindi ako magtitiwala kasi ganito kasi lolokohin din tayo or what not ganun. Yung part kasi na yon sa part ko ha, yung part kasi na yon ano yung measure ko to opine on it? 'Di ba? Na ay nilolokohin rin tayo niyan, bubudulin rin tayo niyan or whatever, ganun. Yung mga nagsasabi na would you trust another Marcos for the highest office of the land? Is that even a proper question now? We are in a very very dire situation. Itong PI na to dapat matigil. Parang sa akin kasi, ako bilang normal na citizen, ang concern ko, matapos 'to. Ngayon, sino ang katulong ng Pilipino ngayon para matapos tong PI? Who is pushing and establishing all the kagaguhan the House of Representatives is doing dito sa PI na to? Only ba, yeah, ngayon, ang sinasabi nila, hindi, ano lang yan, hindi yan yung totoong issue, hindi yan totoong issue. But this is a real issue. Government fund is being used dito so sa ano pa lang totoong ito. Issue? Kung hindi yun ang totoong issue, ano pala ang totoong issue? So, parang sa akin kasi parang nag-overthink kayo doon sa tatakbo siya sa ano. Let's talk about it when that happens. Kung natatakbo siyang presidente or whatsoever, ganyan-ganyan. But for now, there are some real issues that we need to tackle. And, you know, The PI is a real issue. Government money, public funds is being expended for this bullshit. And we have to deal with it. Ngayon, ang sa akin, kung kunwari,
who's helping the Filipino people now to tackle this? Any, ano? Not even the media is doing it, eh. Yeah, not even the media is doing it. Bakit ko kailangan mag-philosophize kung totoo yung intention niya o hindi kung nagbe-benefit yung tao dun sa action niya ngayon? Diba? Now, if you do not want to trust her, if you do not want to, ano, ayaw niyong iboto later on, so be it, hindi ko rin naman kayo pipilitin, eh. But you cannot force me na parang, eh, mabubudol ka. Bakla! May laban ako ngayon at yung laban ko ngayon, yun din yung pinaglalaban ni Senator Amy. You want me to hate her? How can I hate her now when my advocacy is her advocacy right now? Okay? There are so many things I can criticize dun sa ginagawa ni Senator Amy, and knowing her, hindi naman sumasama loob niyan pagka kinikriticize mo, eh. Yeah. Maybe because in the end, you know, why dismiss things that are helpful sa interest ng Pilipino? Diba? Yun yung problema ko dyan, eh. Pagkatapos meron kayong mga demand na dapat siya yung humilabod sa kapatid niya from Malacanang, yung mga ganyan. Totoo lang, ha. I am not for that. I am not really very keen on, hindi, para lang bumalik yung tiwala niyo, kailangan siya yung humilabod sa kapatid niya palabas ng Malacanang. I think whatever Senator Amy owes to the Filipino people is the truth. Okay? Mm-hmm. She owes to the Filipino people the truth about the drug use ng kapatid niya. I'm waiting for her to say her piece about it. Diba? That's all. That's all that she owes to us. Pero yung parang, talaga, OA yung demand rin kasi nung iba na, hindi, para mawala ang duda namin. Eh, di, wag nyo nang tanggalin yung duda nyo, magduda na kayo forever. Okay lang yun. Di ba ba sa atin yung trip ninyo? Diba? But do not impose it, for example, on myself, that I should think the way you think. When in fact, what are you offering? Ngayon ang problema tong PI na to, eh. Diba? Sinong kasama natin dito sa paglaban sa PI? Who's very vocal in stopping this? Hindi ba tayo doon sa paglaban dyan sa ano niya, Peking initiative na yan? Kagaya nung ano, umakyat dito last time, madam. Grabe yung demands. Parang gusto niyang gawin si Amy as ano, she would act like yung tagapagligtas ng mundo. Parang ano, ganun. Diba? Bakit parang kailangan maging super ad para makuha niyo yung kapatawaran ninyo? Hindi, huwag niyong patawarin! Wala namang pumipilit sa inyo, huwag niyong patawarin. Kung hindi niyo mapatawad, hindi, huwag niyong patawarin. But do not deprive me in appreciating what can be appreciated. Diba? Yun lang yun. Ngayon. Nako. Basta ako, ano, bigyan ko ng ano, until July, si Madam, ano, Senator. Sabi ni Lumpia Logic, she's a senator, she owes the country more than the truth. What else, Lumpia Logic? Maging ano siya, second coming of Christ? Ganun? What else? Please identify. I want to understand. What else? Aside from the truth, yun nga yung problem. Ako nga, kaya nga gusto kong magkaroon ng chacha na legitimate chacha, eh. Because I am not happy with the things that, ano, no, the responsibilities and accountabilities ng legislature. Kasi sa totoo lang, ang power lang na talaga nila dyan, magkukuda at mag-persuade. So what is this exactly that we want? Aside from the truth, what else? Alam mo, ganito yan. Hindi na, ang gusto nilang makita, ang gusto nilang makita, kotong-kotongan ni Amy si Bongbong. Yun ang gusto nilang makita. Kotong-kotongan niya, konyatan niya, hilahin niya sa kwelyo palabas ng palasyo. Number one, hindi doable yun. Senador lang si Amy. Kahit kapatid niya yan. Di niya nga nakikita, eh. Di nga nakakausap yan. Di niya nga nalalapitan yan, eh. Believe me. So ngayon, anong gusto niya? Is lahat ng baho ng kapatid. Ang gusto nitong mga taong to, ilabas ni Senator Amy lahat ng baho ng kapatid niya. Diba? Kahit gawin ni Senator yon, kahit yung kasalanan ni Bongbong nung 6 years old siya, sabihin ni Senator yon, hindi nyo siya agad matatanggap. Kasi may prejudice na kayo. Meron na kayong doubt kay Senator Amy. Which we are all okay with it. No? Ako, what Senator is doing right now, as a Senator, is, you know, is commendable. Bilang kapatid, what she's doing is expected. No, ang dami nga nagsasabi, kahit kapatid niya na bo-balljack niya, ako hindi pa yun ang kasi I know things, eh. So, para sa akin, hindi pa yun balljack. Hindi pa ako bumibilib as a sister. No? Kasi, I know Senator Amy kung gano'n siya kamaldita. Wala pa yan. Mm-hmm. Ayan si Joey, oh, nakakasama na namin si Senator sa iisang mesa. Alam niya kung gano'n kamaldita yun. So, hindi pa, namamalditahan ka na kay Senator, Joey? Oh, 'di ba? Hindi. Kasi you know kung anong ano niya. We
the people should just hit the right buttons. You know why? Because our culture, our culture in the Philippines, we don't just retaliate without any reason or provocation. So dapat mapindot ng mga tao yan. Kaya I was telling Tatay Diggs gano'ng nakaraan eh, sabi ko, Tatay Diggs, dapat si Senator Amy din. Ang ganyanin, kaso lang, kokotaw ka naman ako ni Senator Amy. So, ako, I'm just waiting for things. It's one step at a time. No? Mm-hmm. So, I'm very happy that it has made, it, you know, it, all of this, naging legit na yung collective feeling nating lahat of sa inyo, disappointment, sa akin, disgust, na ganito ang nangyayari. So, we galit just kami, galit. Matagal na rin kaming galit, disgusted. Yeah. So, ayun. So, ako naman, ang ano ko sa inyo, I'm happy if you're giving Senator a chance. To those who are very appreciative, to those who are very very open-minded, and to those who are very, what do you call this, very understanding kung saan nagagaling si Senator, coming from a very close friend, nagpapasalamat ako. Yun, hindi nyo alam ang iniiyak niyan pag uwi niya sa bahay. So, nagpapasalamat ako. Doon naman sa mga nagsasabing pinagdududahan nila sila, Senator, normal yan, normal yan. Kasi nanay ko nga ganun din eh. Pero, nanay ko na yan ha, paulit-ulit na ako nagsasabi. Ako nga mismo pinagdududahan nun eh. So, hindi ko talaga makukuha lahat. Pero doon sa mga nagsasabi na hindi na rin nila pagkakatiwalaan si Amy and all, that's the reason kung bakit tayo nandito sa place nito nung una. Bigla-bigla tayong nagtiwala, tapos ngayon kung bigla-bigla tayong manghuhusga ulit, walang mangyayari. Tignan natin yung actions ng tao, hindi lang yung salita. Tignan natin yung actions. So, masyadong, ano to eh, I just wish mabilis ang araw, pero we just have to suffer day by day. And, kasabay niyan yung pag-live natin ng sarili nating buhay. Pero ako, nagpapasalamat ako. So, yun. Apologize to the country about unity propaganda. My God, you're stupid. Lumpia logic, actually, ito yung problem ko. Just apologize to the country about unity propaganda. If you are saying that it is something that has to be apologized for, hindi ba dapat yun din yung dinedemand mo kay Inday Sara? Kasi para sabihin nyo, eto kasi yung hindi ko magets ano, na parang, eh, hindi naman kasi sasali sa unit team si Inday Sara kung hindi dahil kay Senator Amy. Kasi you are treating Inday Sara as a stupid leader. Diba? Na parang, ay, hindi, naloko lang siya, na ano lang siya. Ginagawa niyong utu-utu yung tao. Ginagawa niyong utu-utu yung tao. Abogada, so, yun. Hindi logical na sabihin ninyo na parang, ay, si Senator Amy lang yung may kasalanan ng unit team propaganda. You know what? In this Budalan, there is only one person na kailangang, there's only one, ano, no, camp that has to be blamed. And that is yung ng budol. Nobody else. Nobody else. Diba? Sino ba yung ng budol? Sino ba yung nangako na iba yung ginagawa? And just to make it clear, right after maklose ni Senator Amy yung Inday Sara for VP, eh, pwera na siya. Ayun. Ako simple lang, kung ayaw, kung wala na kayong tiwala, edi huwag niyo iboto. Ganun na. Ano na lang, di ba parang wag wala nang ano na dami niyo pang sinasabi. Oo. Exactly. Yung parang ayaw niyo pang ipa-appreciate yung mga bagay na nakikinabang naman ng mga tao. Eh kayo rin makikinabang dyan pag nagtagumpay sa dito sa hearing na to. Oo. Oo. Di ba? Diba? Eh ako naman, ganun lang ako. Naiintindihan ko pero ang stupid nung apologize for unity team kasi Though she's one of the principals, yung isang principal natin, Vice President ng Pilipinas, ginagawa niyo namang, ano, ginagawa niyo namang bongbong, charot. Including Sara, sabi ni Lumpia Logic, including Sara, why don't I hear Inday Sara pagdating dun sa, ito dapat masisi tong dalawa na to, di ba? Hindi, at saka ganito yan, yung Vice President nga natin, saying good words pa rin kay President. Ano yun eh? Oh, si Senator Aiming Up, tumitira na eh, di ba? Hindi niya nakinaya. Oo. So, nako ha, ako isa lang sinasabi ko eh, pag nakakausap ko si Inday, sabi ko sumusunod lang sa si Manang, VP. Kung anong mo, nasa likod mo si Senator Amy. Mm-hmm. So, sabi niya, taasan ang standards natin na citizen versus politician. Do you think, kapag nagsispeculate ka dun sa intention, do you think that is a good enough standard? Again, no, ito pa ulit-ulit kong sinasabi sa live ko eh. This is how I do my politics. Okay? Kagaya ngayon, for example, si GMA. I cannot agree with GMA now na susuportahan niya si Tambi. Why? Because Tambi's politics is making the Philippines an ayuda nation.
No, whatever play GMA has in her mind or whatsoever, I know she's a very good politician, I know she has a game plan or whatsoever, as a Filipino who receives their policies, who consumes their policies in this country, I cannot agree that she's going to support Martin Romualdez. Nagets pero ba? May tanong ko lang, dapat taasan ang standard natin as citizen versus politicians? Anong standard? Mga lens standard? Ganun ba yan? Yun nga yung tinatanong ko, Mami Lai. Kaya anong standard that we are going to speculate on the intention that you do not have any role in the first wala place? Wala tayong dapat gawin kung hindi tong nangyayari ngayon. Ito na lang muna tayo. Yan, pangarap na yan yung standard. Pangarap yan. Alam nyo, napakabata pa ng bansa natin. Tingnan nyo nga kung nakakailang presidente pa lang tayo compared sa presidente ng ibang bansa. Masyado tayong gigil. Ito na lang muna ang problema natin. Itong problema natin. So, yung standards na yan, it's as far as a dream. Correct. Si Martin niya, hindi abogado. Abogado po si Martin Romualdez, ang alam ko. UP law yan. UP law si Martin Romualdez, as far as I know. Ayun. So, yun yung hindi ko gets. Yung parang, I think I explain, this has been my approach to politics since day one. Okay? I am a private citizen consuming the policies of this government. And so I can appreciate politician whose act and advocacy benefit mine. That's it, Pansit. I am not here to speculate whether nagtatrayduran si BBM at saka si PRRD at saka si Senator Aimee. Alam mo yun, yung those are things that they should sort among themselves kung nagpaplastikan sila o hindi. But at this moment, I know PRRD ay sumabog na because of the PI, and Senator Aimee also has the same cause, and both of their causes are something that I believe in, that's all I care. Because pagka nagtagumpay tayo na pahintuhintong kaputahan na itong PI na to, that will benefit the Filipino people. Diba? Yun, if there are other actions that would require scrutiny or whatsoever, hindi naman sila exempted dun eh. Hindi naman ibig sabihin na dahil nagtagumpay sila dito, hindi mo na sila ikikriticize dun sa ibang action. It was never like that. Like, again, your standard should be based on what is the benefit of all of this ng masang Pilipino. Hindi ba dapat yun yung politika natin? Kasi nasa peanut gallery lang naman tayo eh. And hindi porket nasa peanut gallery ka, hindi ibig sabihin nun, wala kang boses. The fact that we are in the peanut gallery, it is more important that we know what we want so that when we shout from the peanut gallery, we can be heard. And it's not for me to speculate kung nagtatrayduran tong si Senator Aimee or nagbubudulan to si Sara si Senator Aimee, si PRRD at si Senator Aimee kung nanloloko sila. Again, for things like those, I will wait for the opinion of the Dutertes kung trayduran ang usapan. Kasi sila yung makakakita nun, kasi sila yung magkasalumuha. Diba? So again, if you think you cannot trust her, I am not bringing you to my boat na hindi tingnan niyo or convince you na hindi pagkatiwalaan niyo pagkatiwalaan. Alam mo, probably Senator Aimee will be mad at me, pero alam niyo ba na ayaw na ituloy, 'di ba sinabi ko na ayaw na ng mga senador ituloy tong hearing ni Senator Aimee sa Davao, baka daw umappear si PRRD, baka daw umappear tong mga anak niya and stuff like that. Ngayon, alam mo ginawa ni Senator Aimee, pinadala niya pa ng invitation. Sino? Sila PRRD? Talaga? Nabalita pa, ABS-CBN, pinadala niya ng invite. Tapos si PRRD, ayaw niya na ma-ano pa si Senator ng mga colleagues niya. So hindi na siya pumunta. After na lang daw ng hearing ni Senator, makita sila ni PRRD. So nakita sila after. Mm-hmm. Alam mo, ganito lang yan. Ito lang ang tingin ko dyan. Kung hindi nyo pinagkakatiwalaan si Senator Aimee, pero pinagkakatiwalaan siya ni Inday at saka ni Digong, it says a lot. So wala na akong isasabihin pa tungkol dyan. Yun na lang yun. Itong mga gusto natin, hindi mga tanga to at hindi to mga bobo. Ang problema lang sa mga gusto natin, mabait at may konsensya. Yun lang talaga. Kaya sinasabi ko talaga matatalo sa laban na to ang may konsensya. So, alam ko namang mas konti ang konsensya ni PRRD kay Inday, kaya nabuhayan ako ng loob eh. Mm-hmm. Wala, Direk. Nawala ka. Nawala si Direk. Ayun. Nalaglag. Ayan. Nawala ka, nalaglag ka, Direk. Ayun. Ako ang magsusorry. If I influenced people, if I used my clout parallelly dito sa naging parte ako dito sa napakamalawakang ano na to,
Ay nako, hindi ko... So wala na akong masasabi. Wala na akong... Sobrang yun na lang yun. Sobrang yun na lang yun. And doon sa mga nagsasabi naman na na-appreciate nila si Senator Go, pero hindi pa rin nila susuportan, okay lang yun. There's no problem with that. After all, itong ginagawa ni Senator ay trabaho niya. So, yun lang ako. No hard feelings about it. Because Senator herself, hindi naman ganyan mag-isip na ganyan. So, hindi masakit sa kanya yung tinulungan mo yung kapatid mong manalo, wala naman palang kwenta yung kapatid mo. Diyos ko, ikumpara mo naman yan sa natanggap nila 36 years ago. Mm-hmm. So, wala na akong ano doon. Ayun. Anyway, ayun. Basta ako, klaro yun. Joey, kanina pala, pinarinig ko kay VP at saka kay Senator yung si Ate Joyce. Oo, si Ate Joyce. Ayun. Sabi ko kay Senator, magkikita kasi kami sa Sunday. Kasi may shoot pa ako eh. So magkita kami sa Sunday, sabi ko baka pwedeng kuhanan ko siya ng reaction. Sabi niya, sige daw. Tapos, teary-eyed siya nung napakinggan niya. Natat siya dun sa ano na... Kaya sabi niya na hindi niya maramdaman si Bibi. Hindi niya maintindihan yung... Napakinggan ba? Hindi siya nagre-react doon. Nag-react siya nung sinabi niya na naramdaman po kita, Senator, na ang tagal-tagal ninyong masama sa paningin ng maraming tao, tapos etong chance ninyo, hindi mo pa magawa yung tama. Sabi ni Senator, yan talaga, gumanon lang siya. Well, ayun. Sabi ni Infomania, alam mo Joey, ang masa hindi katulad nyo na expert, pero alam namin kung ginagago na kami. Let's be straight, we appreciate Amy sa Senado, but not her politics. Okay. Thank you for appreciating. Oo. Ganun lang, hindi ka naman kayo pinipilit eh. Kaya ang sa akin, ang problema ko, pagka you want me to change my stand, ang sabi ko, doon ako nabubwisit eh. Yung pinipilit, hindi, defender ka ni Amy, defender. Paano ako magiging defender ni Amy? Eh, yung advocacy niya sa PI, yun din yung paniniwala ko sa PI. And you want me to turn, ano? Not to support her because of what? Because feeling ninyo, mambubudol siya? Where's the logic in that? Pero ang sad lang, If you cannot trust her, I can understand because of the grabing budulan na nangyari sa kapatid niya. Yeah. Diba? Wala tayong problema doon. Hindi ko kayo titirahin doon. Naiintindihan ko kayo doon from the bottom of my heart. Pero hindi ko maintindihan that you want me to take your stand when despite the fact that I see na she's fighting for the same thing that I fight for. Yun ang hindi ko gets. Ba't hindi nyo magets yun? Because that politics, whether kaplastikan yun or hindi, may positive effect yun sa mamamayan. That is something that you cannot discount. That's real politics. The real output that we're talking about here. Ngayon, whether yung takot ninyo na, hindi, nambudol lang yan si Senator Amy. Nabubudol lang siya sa PIPI na yan. Kung nambudol siya or whatsoever, kung nagtagumpay si Senator Amy dyan sa paghinto dyan sa PI na yan, who benefited? Alam ka naman sabihin natin, yung pagpapahinto dun in stage lang. Diba? Ganun ba yung gusto nating palabasin? Na in-stage lang lahat in order to make her look like a hero? Ganun? So, yun. Ano yung red line mo kay Miss Joey, sabi ni Sihaya? Well, ako, sa totoo lang ha, what I really want to know is the extent of Senator Amy's knowledge dun sa drug abuse ng kapatid niya. Yun yung gusto kong malaman. Personally, yun yung gusto kong malaman. Ayun. Ayun lang. Eh, di ba yung mga binibira-bira nyo na, hindi kasi dapat si Amy, kasi siya ang gumawa ng unity, ganyan-ganyan. So, dapat siya humilako dun sa kapatid niya palabas ng Malacanang. I'm sorry, but I do not really see any logic in that. Pagkatapos yung mga nagsasabi na she should, hindi katulad nun, yung nagsasalita lang siya, yun nga actually problema dito sa system natin eh. Yung mga senador natin, sa totoo lang, that's all they can do, magsalita, magpuputak. Diba? Hindi ko gets yung kung bakit, just so mapatawad nyo, kailangan niyang maging super admin. Ganun. Kung ayaw niyong patawarin, huwag niyo nang patawarin. Ganun. Huwag niyo nalang patawarin. Kung ayaw niyong patawarin, huwag niyong patawarin. Pero huwag niyong pigilan yung mga tao who can see value dun sa work niya. Diba? Just like what she's doing right now dun sa PI. Ngayon. Okay, kaya nga it's sad. So siya, ang ano niya, syempre hindi siya susuportahan sa 2025 nitong slate ng kapatid niya. Kung ilalagay siya sa slate ng kapatid niya,
may tulong pinansyal mula sa admin, may maniniwala pa ba sa kanya? 'Di ba? So wala talaga, hirap talaga ang posisyon ni Senator Aimee. Yung politics niya ngayon nasa isang tabi na lang talaga. She's just doing the right thing. Gawin niya ay kung ano man ang piliin niya, dun parehas siyang doomed. So doon na lang siya sa tama. 'Yan ang ano niya eh. And ano, she's taking the role of the opposition, which other senators failed to do. Ito yung dito ako na ano, yung parang nandito pa kasi kayo sa mentality na feeling ninyo pinagtatanggol ko si Senator Aimee eh. God. Si Senator Aimee, kaya tunog siyang pinagtatanggol ko sa mga utak ninyo. Eh kasi nga, pareho siya nung pinagtatanggol ko. Okay? I can only defend Senator Aimee based on the things that we agree with. Eh kung kunwari, sasabihin ni Senator Aimee, ay hindi, lahat ng sanggol bitayin natin. Eh putang ina, kakampi ba ako sa kanya doon? Of course na! Ito yung problem kasi, yung parang, now that I am saying, nakampi ako kay Senator Aimee dahil yung pinaglalaban niya sa PI, pinaglalaban ko din. Feeling nyo, pinagtatanggol ko siya. No! Ang situation po dito, parehas kami ng pinaglalaban. So definitely, kakampihan ko siya doon sa bagay na pinaniniwalaan ko din. Now, it's not difficult for me to disagree with Senator Aimee if there are things that I can disagree with. Yun yung hindi ko mag-get sa inyo. And that is the politics that you should remember all the time. Let's talk about the position of the policy. Ako nga, diba? Close friend, hindi ko pinagtatanggol eh. Bahala kayo sa kanya. And I also appreciate Senator na dito niya ginanap sa amin yung hearing, no. Nilapit niya sa amin kasi kami yung unang bumoses din sa putang inang PI na yun eh. Hindi, at diba? Saka ayan din, baka mamaya sabihin nakikisasa sa Davao. It's a matter of expenses din kasi sobrang daming witness hindi mailipad ng Senado yun sa Manila. Kaya ako ilang dito na lang ang pupunta. So ako, just to be fair. Ako nga, close friend, hindi ko iniisa-isa yung mga nagko-comment na ano ganyan. Bahala kayo kay Senator, pero hindi nyo maidi-deny bago nyo isaray mga bunganga nyo kakaputak na etong ginagawa niya ay para sa atin. Yun lang yun. Ngayon, kung ano nararamdaman nyo towards her, kayo na yun. Kung di nyo ibabago, pero huwag nyo naman kami pigilan. Huwag nyo naman kami pigilan anuhin, i-appreciate yung ginagawa niya kasi yung stand natin eh. Diba? So hindi ko na, kung wala sa dyan, sino magsasalita? Wala naman nagsasalita eh. Sa totoo lang ang nagsasalita, si Senator Bato lang, tsaka si Senator Aimee. Senator Bongus there, pero you can hardly hear him. He's not as fierce. Oh, he's not diba? As fierce. Hindi eh, hindi talaga. Dahil election po sa susunod na taon. Yung tatlong yan, kakandidato ulit. Oh. Actually, malaki yung problema ni Senator Bongo. Hindi siya makapagsalita, hindi niya kaya maging harsh. Kasi iniipit yung pondo ng mga malasakit. Wala na yung malasakit center kasi ginaya na ng tingog yan. Si Senator Bongo, umaasa pa sa dyan eh. So, ano yun yun na yan? Ilagay niyo, yung wala nang malasakit, hindi na matanggap nila ano yan ng mga staff ni Senator Bongo. Kausap ko nga yung isa nung nakaraan eh. Wala na yan. Wag na, tumodo na kayo. Wala na yan. Sabi ni Info Maniac, Joey, we agree with you with appreciating her. However, isang usapan ng part niya sa unit team, then blame everyone who took part in the unit team. That includes Inday. Diba? So that maging consistent kayo. Diba? Ako kasi, ano eh, rather than go to the blaming game, diba? Who are the, ano, no? What are the things that we do here to be, ano? Alam mo, sino ang, nagsabi na, sino dito sa unit team ang nagsasabi ng unit team pagkatapos wala naman palang unit team? Yun yung aawayin ko. That's Martin Romualdez, that's BBM. Yun yung klaro sa akin. Pero isipin nyo, kung hindi nabuo yan ni ano, hindi naman tatakbo, sino pala? Buti nga, nandoon si Inday eh. Buti meron tayong beacon of hope doon. O kung hindi siya hindi ko nagigets siya kasi ako hindi ako emotional na tao na mag-iisip na paano kung ganito, paano kung ganyan. Hindi ako ganun mag-isip eh. So, hindi ko naiintindihan honestly. Ayun. Pero sa akin kasi yung parang blame doon dahil sa unit team, dahil doon sa ano, kineme-kineme. Eh, blame nyo lahat na nag-participate. 31 saka, million ano, plus. Ano ba yan? Ang dami ng problema. Yun nga, sinasabi ko nga, Direk eh. Dito sa budo lang nangyaring to, walang ibang dapat sisihin, kundi yung hindi totoo sa pinangako nila. Yun ang dapat sisihin. Diba? Bakit mo sisisihin yung iba na hindi naman nagbago? Diba? Bakit may sisihin yung ibang hindi naman nagbago? Sisihin mo kung sino yung nagbago. I put my finger on BBM. I put my finger on Tambak.
assisting yung nag-dix nila. Si Fury, na, oh, there's going to be Budol 2.0, kineme-kineme, ganyan-ganyan. I am not going to stop you with your conspiracy theory, okay? Hindi ko kayo pipigilan dyan. But please, do not force me to ride on the same bandwagon. Ayun. Pwede, pwede bago natin isipin yung mga susunod na mangyayari, yung nangyayari muna ngayon. Layo eh. Malayo pa yung October, Diyos ko. Malayo pa yung filing of COC. Dito muna tayo sa PI. Baka pag nag, eto, pag yung PI, nagdire-diretso to, wala na ho tayong iboboto sa October. Wala na, kasi walang magiging eleksyon eh. Yun yung pina, actually, yan ang pinangako sa mga barangay kapitan na walang magiging eleksyon next year para ma-extend yung term nila, kapalit itong signatures natin. O, di ba? Alam nyo yan, hindi. O, yan naman ang mangyayari talaga. So, so para hindi mangyari yan, mag-focus tayo dun sa dapat mangyari. Eh, yan na talaga yung mangyayari. Itong ginagawa ni Senators, just informing the public. Eh, tignan mo, nagkakagulo na lahat. Sinabi nang hindi. Tuloy-tuloy pa rin sa pagpapapirma. Oo. Eh, paano mahihintod? Sabi ni Lumpia Logic, it's not blaming, it's accountability. Lumpia Logic, know what you want. A while ago, you want Senator Aimee to apologize. When you want someone to apologize, you are blaming the person. Bakit siya magsasorry sa'yo kung hindi mo siya sinisisi? Know what you want. Ano ba talaga yung gusto mo? Accountability? Apology? Know what you want. Hindi mo rin alam yung gusto mo eh. Diba? Parang nung umakyat lang nung nakaraan, madam. Kung parang accountability lang. Hindi ba sinasabi na ni Senator yan na siya bumuo niyan pag isa-salvage niya kung ano pang natitira, siya bumuo niyan kaya ginagawa hindi niya. Accountability yun, hindi ba? Exercise of accountability rin. Yeah, diba? Hindi ba yun? So, alam nyo, ang sarap pakinggan na kalad ka rin yung kapatid niya palabas ng palaso. Mangyayari ba yan sa totoong buhay? Diyos ko, ako paputol niyo yung mga daliri ko kung ano, tumalima kayo sa mga kapatid niyo. Ilan sa mga suggestion at advice ng mga kapatid nyo ang pinakinggan nyo? Tigilan nyo nga ako. Totoo. Eh, ano-ano, ang tawag dito sabi ko nga, nobody's stopping you to theorize. Nobody's stopping you to think that yung mga conspiracy theories ninyo. And sa totoo lang, I take it as a warning, ano. Kumbaga, ako, hindi ko rin naman yung dinidisregard, eh, kaya nga hindi ko pinipigil eh. Kasi we need to hear those. We need to hear those. Pero yung, diba? Parang, ay, ganito, yung parang, ay, mabubudol din kayo, mabubudol you din kayo. Parang, you save your energy and you save your wits dito sa problema natin. Yun lang yung ano namin. Sige, okay yan. Pero hindi yan ang main concern ngayon. Hindi yan ang main concern ngayon. Ang babaw ng, ano, nasa langib pa lang kayo. Yung sugat natin malalim. Oo. So, ayun. So, sa akin kasi, kung sasabihin ninyo na dapat meron ganito yung gagawin niya, ano exactly yung gusto niyo gawin kasi? Hindi ko talaga maintindihan. When you say na parang, hindi, dapat kasi, ano, gusto niyo gawin niya yun kasi gusto niyo kunin yung kapatawaran. Diba? Gusto niyo ibigay yung kapatawaran sa kanya. Ang tanong, hinihingi ba niya yung kapatawaran niya sa inyo? Diba? Eh, di ko ayaw niyong patawarin, di wag. Ayun. Kasi ano, gusto nilang gawing Messiah or tagapagligtas for second coming of Christ si, ano, si Senator Aimee, which is unreasonable. Kaya yung iba dito, please be reasonable with your demands. Be clear with it. Be specific. Kasi For example, White Ahas, no? Yung I was reflecting ngayon tungkol doon sa ano, na I think it was really misplaced. Yung parang, hindi, kagaya no, yung nagsalita siya tungkol sa smuggling, dapat nagpatawag na siya ng Senate inquiry, kineme-kineme, ganyan-ganyan. O oh, yun, madam, kung saan ka lang live. Oo, I checked the committees that Senator Aimee was holding. Apat yung ano niya, apat yung committee niya, foreign relation, social kinemular, apat yun eh. And none of it deals with, with smuggling and yung ano. Agriculture is doon, ano. Gusto niya umupo sa loto eh. Gusto niya umupo sa loto, ine-echapuera siya talaga eh. Oh, kaya nga nagpumuda siya dun sa loto eh, di ba? Oo, wala. Hindi talaga siya maka-eksena talaga. Kasi, alam mo, ang theory ng mga Pilipino, yung pinangtatapal dyan sa PI is yung pera ng loto. Kaya gusto niyang i-connect. Kaso lang, hindi siya napagbibigyan. Hindi siya pinapaupo. Eh. Oo, ganun. talagang there's something. Correct. So, ganito ka unreasonable yung demand ninyo, no? You want Senator Aimee to sit in the Senate, issue a subpoena about a matter that is not within her committee. Ang kagayaan niya dito lang ng last slide. Yung gusto niyang gawin ni Senator Aimee. Wala sila dyan. Ang gusto nila talaga, hilahin niya si Bongbong. Yun ang gusto nila. Gusto nila buhatin ni Aimee yung kapatid niya paalis ng Malacanang. Yun ang gusto talaga nila. It's not about Messiah. No, Lumpia Logic. You are actually messianic. Your approach is very messianic. Ano nga exactly yung gusto mong gawin ni Senator Aimee? Anong stop defending politics? Kanina sabi mo mag-apologize. Alam po, project lang to si Lumpia. Diba?
stop defending politicians. Nobody's defending a politician here. Ako, I can talk to Senator Amy directly and tell her the things that I disagree with. Tinanong nga namin direkta yan, bakit ayaw niya ng reform eh? Bakit tinanong natin yan, madam? Oh, I said to my live several times na parang, ano, si Senator Amy, nanonood yun ng live ko. And meron ako talaga mga, di ba dati heavy rin ako mag-criticize yun kay Senator Amy? Di ba? So ano yung, stop defending politician? O maano na lang yan si Lumpia? Rumor rapper na lang, Lumpia rapper. So, sorry, Lumpia Logic, ha? I cannot understand. This is, it's not about Ms. Ayanic. Anak, Ms. Ayanic, alam mo yung badges ng Ms. Ayanic demands mo? You want her to apologize. You want her to be accountable. She needs to do something more than the truth. Aren't those a Ms. Ayanic demands? Tapos sasabihin mo sa akin ngayon, it's not about Messiah. No! Your argument, your line of argument is about Messiah complex. Gusto na mag-transform si Amy as anong Hesukristo. Oo. She can only do so much, y'all. Ayun. Okay na yan, magma-motherhood na ulit si Lumpia. So, huwag niyo nang pag-asayar ng panahon. So, I'm very hopeful. Well, that's the only thing I have hope. So, let's keep it. And, you know, this healthy conversation should keep on going so that people will, you know, be informed and be educated with what's really happening. Because, you know, wala tayong maasahan sa media talaga. For the longest time, gusto kong manahimik yung media, ngayon nanahimik. It's more scary, scarier. So, ang ano ko na lang, let's be realistic, let's know the problem, and then let's help the people solve it. You know? Ayun, sabi ni Gira, it's about accountability, sabi ni Lumpia. No, she's actually taking account dun sa ginawa niya. Kaya nga sinasabi niya ngayon na ano eh, I'm going to do everything to salvage unity. Ako sa totoo lang, di ako agree dun sa sinasabi na yun eh, ano na, isa-salvage pa na yung unity. Kaya nga ako it's nothing to salvage. Pero siya, yun yung definition niya ng accountability eh. Feeling na responsibilidad niya na i-revive yung unity mo eh. Hindi ba accountability yun, Lumpia Logic? You just don't agree with the accountability that she imposed upon herself. I do not agree with it as much. Pero yung sasabihin mo, it's not motherhood, say, it's simple accountability. Actually, she is subjecting herself to certain level of accountability. Tinatry niya isalvage yung unity. Do I agree with it? Not much. Alam mo, yung pakikipag-usap mo sa kanya, yung pakikipag-usap mo sa kanya, hindi naman niya sinasagot kung anong gusto niya nga. Ay, yan yung problem sa inyo eh. When we are going to comb your arguments on what you really want. You do not know really what you want. You do not really know what you want. Pagkatapos, ang gagawin ninyo, palalabasin ninyo that I am just defending. 'Di ba? Balik tayo sa policy. Doon tayo. In fairness, diba? hindi mo pa dinidefend. Sa totoo lang. Actually, kailan mo dinefend? Hindi ko nga maintindihan eh. Hindi mo nga pinupuri eh. Diba? So hindi ko naintindihan kung saan dinedefend. So ang gusto niya, atakihin mo. Yun ang ibig niya sabihin ng hindi dinedefend. Ang weird. Hindi na nga gawa dun sa gusto na. Ayun. Ako sa totoo lang na yung kagaya ng mga demands nyo kay Senator Amy. Sa totoo lang, nalalabuan ako yung gusto siya maging super admin. Ako diba direct una kong tanong kay Senator Amy, may resibo ba siya? Diba? Inaayos ba ni Senator Amy yung MOOE niya? Diba? Yun yung una kong tanong kay Senator Amy. Kasi parang sa akin, yun yung mas importanteng laban if you want to ano. Kailan wala si Derek? Happened. Nalaglag. Ayan na. Yung internet niya. Ayun. Then nasa biyahe ako eh. Oo. So, sorry ha, hindi ko maintindihan yung accountability na ina-argue mo Lumpia Logic. There's no logic in it. When you say that you want her to be accountable, actually, what she's doing right now, at yun naman yung sinasabi niya sa media, I'm trying my best to revive yung unity team. Yun yung way niya to make herself accountable dun sa unity team situation. Do I agree with it? No, not really. But because for me, there's nothing to salvage. Ako gusto ko outward yung kay Tambi at kay Bibi. Sabi ko nga sa kanya, ano pinagsasabi mo, Sen, na hindi nagkakagulo yung mga ano? Eh kasi totoo naman, nakita niyo naman, nagbebeso-beso pa before pumunta ng Vietnam. So ang hirap nga kumilos. Ba? Diba? Kung yung pinaglalaban nga natin, si VP, okay pa siya. Hindi nyo nagigits eh. Mm-hmm. Ayun. Yun yung hindi ko gets. Teka, gusto ba umakit ni Lumpia Logic in the first place? Umpakit na niya yan.
Kanina pa ako tanong ko na din natin maintindihan itong si Lumpia. It all boils down to, ano, I dislike Aimee Marcos. She's spewing too many words just to say that. Yeah, I dislike Aimee Marcos. I do not trust her. Eh, wala akong kontra dun. Wala akong kontra. Because it's perfectly reasonable. But the problem is, when you don't like Aimee Marcos, you refuse to see other reasons. Yun yung problem. Yun yung problem. You not liking Senator Aimee, not trusting her, is perfectly reasonable. I can understand that. Because of the budulan na nangyari. Okay? But that is not the only reasonable thing to believe right now. Diba? Gusto niya maging super admin. Eh, senador lang naman yun eh. Diba? Gusto niya hilahurin pala pababa ng malak. Bakit? I'd rather solicit answers from her of things that I know she's capable of telling us the truth. Mas pipigayin ko siya doon. Yeah. Mas pipigayin ko si Senator Aimee doon sa stand niya sa MOOE. Yes. Mas pipigayin ko si Senator Aimee on all the things that she's capable of answering because of her position. But please, do not force me to act on your conspiracy theories. Okay? Ayun. Ewan ko dito kay Lumpia. Anyway, I'll be losing signal. So, malalaglaglaglag lang yan. So, ayun. Saan ka sa Australia? Ano, codename yan, ano, Derek? Ano? kung saan galing si Senator Aimee kahapon sa hearing. Oh. At taga Davao. Okay. Yes. But Australia? Codename namin, Iwas Gurgur. Ah, okay. Iwas Gurgur from your best friend, ano? And si mother. Okay. Sige. Anyways, ayun lang, Joey. I hope we see each other pagdating ko ng Manila. And, message lang. Yun, maraming salamat sa inyong dalawa. Sa hindi kami nag-abot ni Sas. Lumpia, thank you. At ano, sige, magalit ka lang kay Senator. Galingan mo. Yun lang. Sige, bye-bye. Anyway, ayan. Sige, mag-end live na rin ako at tayo ay 4 na oras at kalahati na. Ayan. At bigyan natin ng pagkakataong makahabo lang hindi nakasama sa live today. Ayun. So, anyway, yun lang. See Madam, you next time. Yes. Ano pala, may tinaga ko dun sa, ano, sa TikTok. Minention ka na sa isang content ni Marlica. Hindi pwedeng i-ano dito kasi not safe for work yung content na yun. Ah, talaga ba? Ah, sige. Yes. I-check ko. Ayun. Ay, maraming salamat sa ano. Alam mo, magpalitan lang, sabi ko nga, magpalitan lang tayo ng opinion on things. It's just that ako, I had made known how I approach my politics. And for me, ako, naiintindihan ko at alam ko na ako'y isang citizen lamang na walang connection sa kahit kaninong powerful. So therefore, ang point of view ko dito is always about how a simple Filipino like myself is going to benefit from these politicians. As long as they're going to fight for something that will benefit the people, I am in. If they're going to do something that will hurt the interest of the public, doon ako mababadtrip. Yun lang yung politics ko, napakasimple. Ayun. Okay? So, yun po, no? So, parang yung mga etchosera dyan. Eh, defender, kineme. Diyos ko po si PR Ardy nga. At mahal na mahal ko si PR Ardy, kaya ko i-criticize yung mga policies niya. Hindi ako agree. Eh. So, wag niyo akong inaano na, ano. Let us not defend kineme, ganyan. Diyos ko, hindi pa kayo nagko-content. Hindi pa kayo, wala pa kayong, ano, tawag dito. Very clear na ako dyan. And that has been what I am advocating here. Okay? I would not mince word if I do not agree with PRRD. I will not mince word if I do not agree with Senator Aimee. That's my difference kumpara doon sa ibang mga political content creator. Because, yeah, I know I am in the peanut gallery. I know exactly my position in this society. I am just a little voice. I just so happen to have a better platform than most. And the goal here is that we in the peanut gallery should shout the same sentiment so that yung boses natin sa peanut gallery madinig sa plenaryo. Ganun lang kasimple. So please, i-reserve niyo yung criticism niyo. Stop defending politician! My God! Diyos ko, kaya ko pong mag-disagree sa politician at makipagbardagulan ng wagas kahit harap-harapan. So, tigil-tigilan niyo ako sa mga kinemerlo nyo dyan. Ayun, okay? O, sige na, tulog na tayo and kita-kita tayo next time. Bye! Bye! Ingat, Madam. Thank you, White!